Sa panahon ng pagpapakasakit ni Jesucristo, may paalala rin ng health department sa mga nagpepenitensya. Isipin din daw ang kalusugan, lalo na sa tag-init at mag-ingat sa impeksyon. Sa taon-taong pagunita sa pagbubuwis ng buhay ni Jesucristo para sa sanlibutan, nakagawian ng isa buhay ang dinanas niyang hirap, mula sa mga latay sa katawan hanggang sa pagpapapako sa krus. Pero isa itong tradisyong noon pa may walang basbas ng simbahan. Hindi raw kasi dapat humantong sa pananakit sa sarili ang pagsisisi sa mga naging kasalanan. Di rin ito inirerekomenda ng mga doktor. Pero dahil tila di naman mapipigilan ang mga nagpepenitensya at nagpapapako tuwing Semana Santa, pinag-iingat ng DOH ang mga namamanata sa banta ng impeksyon. After, nung magtaas ang proseso ganon, magpatingin ka agad, or even prior na gawin ito, magpatingin. Payo pa ni DOH spokesman Lyndon Lisoy, kung magbababad din lang sa ilog, mainam na hugasan ng tubig at sabon ang tinamong sugat. Magpabakuna kontra tetano, uminom ng vitamin C para mapalakas ang resistensya at tiyaking sterilized at walang kalawang ang mga gagamitin panghampas at pako. At dahil tuwing tag-init natatapat ang Semana Santa, nagbabala rin ang DOH laban sa anim na sakit tuwing mainit ang panahon, gaya ng sore eyes, sunburn, sipon at ubo, suka at pagdudumi, sakit sa balat, at sakmal na aso na posibleng magdulot ng rabies. We should always keep ourselves healthy and safe, and let us all have an enjoyable, disease-free and injury-free Holy Week and summer. Mag-ingat din daw sa paglusong sa swimming pool. Sa Kalasyo, Pangasinan kasi, 5 batang naligo sa isang resort ang nagkapantal-pantal at natuklap ang balat. Hinala ng sumuring doktor, mataas ang chlorine level sa tubig ng pool. Iniimbestigahan pa yan ng resort. At dahil sinasamantala rin na maraming binatilyo ang mahabang bakasyon para magpatuli, may paalala ang DOH. Mag-ingat sa impeksyon posibleng idulot ng tradisyonal na pagtutuling tepok-pok. It should be done by a medical professional. Siguraduhin huwag munang maliligo sa mga ilog kasi it's an open wound. Hindi mo alam kung madumi o malinis. At kung yung binigay na antibiotic, kumpletuhin talaga yon ng 7 araw.